pwede siguro yung combine ng mga questions nyo sa DTI and sa SB Corp. Ako, nag-notes ulit ako. Kasi sabi dito, uy, 5 million, walang collateral. So, yun, I think malaking, very good start na yun for a capital, di ba? 5 million. Tapos, 1% lang yung monthly rate. Okay? And may 3 years loan term plus a 12-month grace period, di ba? I think very, very helpful siya para dun sa mga kailangan ng capital to start or restart their business. Kaya, kagaya nga sa video, di ba, na pinakita na nung pandemic, yeah, nagkaroon naman problema, para baka ngayon, it's time to get some assistance. Ayan. So, nandyan si Miss Eloisa to guide us. Ayan. So, mayroon ba tayong questions before tayo mag-zoom fee? Oo. Para yan. So, parating pa lang tayo sa ano, sa exciting part. Ayan. Makakarinig tayo ng actual business owners, di ba, na neurodivergent. Ayan. Okay? Walang questions? Pwede mag-raise ng hand? Pwede mag-unmute? Pwede mag-chat? Meron po bang business plan manual guideline ang DTI? Lalo na po sa amin na mabilis ma-overwhelm. Yes. Kapag po nakakita kami na marami-maraming steps at maraming sulat, ayan, medyo lumilipad na yung isip. Ayan. So, Sir Jomel, kami po ay nananawagan. Meron po ba tayong business plan, manual guideline ng DTI? Ma'am, meron po tayo sa mga negosyo centers po natin at sa DTI website po natin na brochure, which is yung manual guide po natin na how to start a business in English at paano magsimula ng negosyo sa Tagalog po. So, pwede pong hingin yun sa ating mga negosyo centers at sa website po natin na download. If ever na gusto nyo naman po ng guide, pwede ko pong isend sa ADHD Society at i-disseminate na lang po nila. Okay, sige, ayan, maganda yan. Para dumadami yung ano, dumadami yung mag-send sa amin ng evaluation form, kapalit ng slides kanina, tsaka ng guide. Okay? Thank you, Sir Jomel. And yun, syempre, mas, kung gusto nyo yung mga mas mahilig na hawakan, di ba, you can go sa mga negosyo centers ng DTI para you'll get a brochure doon. Sa mga techie, pwede rin mag-download. Pag ayaw nyo mag-download, pwede mag-survey form kasi send namin sa inyo. Okay? Thank you. Another question. Ayan. Wala po bang offer na loan sa mga mag-start pa lang ng business? Ayan. I think pwede na natin i-highlight si Ms. Eloisa together. Wala po bang offer na loan sa mga mag-start pa lang ng business? Okay. Actually, ma'am, yun po kasing, actually, mandate po kasi talaga ng Small Business Corporation is for micro, small, and medium enterprises na existing. Pero meron kaming mga startup, pero for special sectors lang. Like, for example, meron po kaming before na startup na program for our repatriated OFWs kasi they needed that, yung mga pinauwi during the pandemic. At ngayon po, actually, maraming sa kanila hindi na bumalik as OFW kasi mga negosyante na sila. So, nag-training sila under DTI sa PTTC and then they were awarded loans to start their business. Another one po na aming startup program is para sa ating mga killed in action, wounded in action na soldiers and policemen. Kasi nag-start ito during the Marawi siege. Marami mga pamilya ang nawalan ng padre de familia dahil po marami sa ating mga soldiers ang nawala ng buhay dito sa Marawi Sea. So marami po kaming families na pinautang as startup po para dito sa mga to. And yung po mga wounded in action na ngayon po mga PWD na rin po sila, no. Syempre kailangan nila ng pagkakakitaan after matanggal sila sa serbisyo. So yun po yung aming mga startup program. Pero syempre wag naman po tayong wala ng pag-asa. Meron po kaming pina-plan as part of our sector na priorities po para sa ating mga loan programs, yung ating pong tech startup. So, kung upcoming pa po yun. So, siguro pagka medyo available na siya, babalikan ko po kayo with the information. Usually, mga tech startup po ito at saka the regular startup, pero mas may priority po yata right now yung dinidevelop na loan for our tech startups.
kasi parang ang sinusuportahan po ng ating secretary ngayon is yung manufacturing natin at yung ating IT services at yung ating digitalization. So kung yun po yung ating mga sector ngayon na meron pong startup programs. Pero mabilis naman po yung panahon, siguro naman po ang amin po kasing advocacy para sa mga naginegosyo, mahirap pong nagsisimula tayo na may utang agad. Di ba po? So ang amin pong payo sa inyo, kung kayo ay magsisimula ng negosyo, doon tayo kumuha muna ng utang doon sa mga hindi nag-charge ng interest. Mga kamag-anak, tama yung sinabi ni Ma'am kanina, kay parents muna or baka kay kuya, meron siyang pahihira muna sa atin. Kasi yung panimula lang naman yun eh. At least po yun, hindi po tayo mababaon. In case, bawa, subok kasi ito eh. Usually po ang talagang yung ating naman po, hindi natin alam kung ano mangyayari. Diba talagang sumusubok po tayo lagi ng pagninegosyo. So, yun po. Ang importante kasi doon, at least po, itayo natin yung negosyo na clean slate po tayo. Tapos after nun, mapuprove natin na yung ating business ay worthy na mapalaki. Yun po yung magiging basis natin na makakuha tayo ng talagang malaking loan para po mag-grow o mapalaki natin yung ating business po. Okay. Thank you so much, Ms. Eloisa. Ayan, di ba? So, maganda nga na, ayun, challenge na lang to sa atin, di ba? Na, sige, gawa tayo ng paraan to start our business. Tapos, paandarin natin siya. And, di ba, I think yun din naman yun eh. So, kapag yung napagana mo na siya, then mas magkakaroon ka na rin ng confidence ngayon. And, hantayin natin ang sabay na baka gumagana yung startup ni Ms. Eloisa na project. Ayan. Tapos, pinaplano natin yung mga binigay na requirements ni Mr. Jomel kanina. Diba? Para malay mo, umabot bigla na meron na palang startup na opening. So, sakto. Diba? Pero for now, yun nga, better na sige, plan muna natin and then mag-ask for mga walang interest na capital. Yan. And after gumana na siya, we can go back to SB Corp. Okay? Yan. And yan, one more question. So, tinatanggap po ba ang lean canvas as business plan? Lean canvas. Business plan? Saan po kaya? Ano kaya po kayang object? Si Ms. Jenaline, ako actually gusto ko rin matutunan yung lean canvas. Oo. Ms. Jenaline, pwede ka ba mag-amping? Actually, kasi, parang for me, kasi I teach NCLEP in senior high. And I think I'm ADHD, but one thing's for sure my son is. Ayun. So, yung lean canvas, di ba parang business model canvas, but it's actually the form that is more appropriate for startup. Ang iniisip ko kasi before, pag gumagawa ako nung yung mahabang business plan, parang 30-pager, ganyan. Parang ang hirap niya, di ba? Pero yung lean canvas kasi tsaka yung business model canvas, one page lang siya and all the details about your business is actually there. So parang is that acceptable for when you apply for loans, for example, ganyan. Actually, hi Ma'am Jenaline. Good afternoon po. Hello, actually, po. Ma'am. Oh, yes, Ma'am. Yun pong aming Heroes program, yung binanggit ko kanina ng startup program namin for repatriated OFW. After their training po, ang nire-require lang po talaga namin sa kanila is yun po, tama po yung sinasabi nyo, yung one-pager lang po na business plan, which they develop as an output from that training. So, hindi sila mahihirapan kasi they undergo 2-3 days at a training with PTTC and then yung output po doon, yung lean canvas or yung ating business model one-pager. Yun lang po yung requirement nila and then mayor's permit kasi kailangan nila mag-apply ng business name and mayor's permit po doon sa startup nila. So, after noon, pag nasubmit nila yan, they are assured of a loan. Oh, kaya nga lang po talaga, sectoral talaga siya sa mga OFWs lang po talaga siya available during that time. Thank you, Ms. Eloisa. Ayan. Ms. Jenaline, okay na ba yun?
I think in yes po. In special cases naman eh. Siguro baka pwede to start and then they would ask na lang for supporting documents if they want to check for more yung mga requirements.